questions kung ano yung mga tinatanong ni Jen, because I've seen a lot of comments on my previous videos, sa mga live ko, asking me if, how am I, if I'm okay, kung anong nangyayari. I would say I'm okay and I'm happy now. And na-stress ako, of course, because alam niyo na bilang tao, tinatablan din naman ako ng mga hate comments. There are a lot of times that I have been compared with a lot of people and they've been comparing me ng paulit-ulit. At first, hindi ko siya pinapansin because I'm like, okay, bala kayo dyan. You don't know the truth. And the problem is, people will judge you based on what they see sa social media. But I have to tell you guys na whatever it is na nakikita niyo sa social media, that's just maybe 10% of my life. Maybe 5% nga lang eh. And for you to judge based lang din sa mga nakikita niyo here is super duper unacceptable. And I am not here to tell my side of the story, even if, alam niyo naman yan, there are always two sides of the story, pero hindi ako nandito para pag-usapan natin yan. In this video, I just really want to assure you guys that I'm okay, that I'm doing fine. And I just hope na maging happy kayo sa mga decisions ng bawat isa. And yeah, alam ko namang napanood niyan siguro yung mga dapat niyang mapanood. And I am not here to defend myself or reveal anything kasi tapos na. Diyan na nagtapos yun. The moment na it was admitted in public, then dun na yun. You guys don't have to worry, but I appreciate it, especially those who are messaging me privately, asking me if, Miss Jana, how are you? JM, okay ka lang ba? And alam niya yan, sa mga nakausap ko na supporters ko, alam niya yan, kayo ang may alam. And ayun, thank you guys, and I just hope na iwasan na natin yung pambabash and asking too much questions. Even if we are vloggers and public figures, we still have our private lives na hindi nyo na kailangan pang malaman. Pero ayun, bilang mga viewers, I know hindi nyo may iwasan na ma-attach talaga sa mga love teams or sino man yan. But I guess everything happens for a reason, even if you don't know yet kung ano yung reason na yun. In time, you will understand. In time, you will realize. And I hope by the time you realize na meron kang mga nagawa or meron kang mga better decisions sana na ginawa, reflect on it. Learn from it. Diba nga lagi sinasabi, either you run from it or you learn from it. So, always niyong piliin na matuto sa mga decisions na ginawa niyo in life. Thankful ako sa mga since day one andyan at hindi ako iniwan hanggang ngayon. Kilala niyo yan kung sino kayo. Kilala niyo yan. Yung mga sumuporta sa akin simula, una pa lang hanggang sa ngayon. Alam niyo yan sa sarili niyo. And, ayun. Patuloy lang nating suportahan yung mga gusto nating suportahan. At maging masaya tayo para sa isa't isa kasi ayun. Kaya thankful pa din ako. Salamat, salamat, salamat. Wala akong ibang masabi kundi salamat. That's it. Ayun na yun. Siguro, abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata sa buhay ni Jana Madrid. Sana huwag niyo akong iwan. Patuloy niyo sana akong suportahan. Mahal ko kayo palagi. So, yung pala, sabi ni Flo, ano yung masakit? Dry skin niya. Dry skin. Kaya naiyak siya sa dry skin, mga... May masakit talaga. Hindi, may iyak talaga pag may naiwan. Ay, oo! Na-dry skin! Nakuko? Dry skin, tsaka kuko. Pag may naiwan, kaya ako pinay nakakamay dyan. Sa ingrown. Okay, mga iniwan. Naiwanan ng dry skin, naiwanan ng ingrown. Yan, marami mga ka-relate dyan, mga bossing. Kaya, ang tip ko sa inyo,
Kung kayo ay magpapalinis ng kuko, dapat doon sa eksperto. Oo, dapat. Eh, paano? Iniwanan na ako ng dry skin ni Flor eh. Masakit talaga yung dry skin eh. Hindi, mabuti nga ang nangyayari sa Johanna, hindi pa ganong kalalim yung baon ng kuko mo. Kasi kung lumalim ng husto yan, ay, ooperahan yan. Maganda. Sabihin mo, maigay yung dry skin. Yung kuko. Yung kuko. Kasi gumaganon yun, parang nag-uho kayo. Alam mo, pasalamat na rin masyadong lumalim yung kuko mo. Thank you pala talaga, thank you. Pagkayan talaga, ano yun, talagang malalim na, hindi mo nakakayanin ang sakit. Ay, hindi mo talaga nakakayanin ang sakit yan. Ganun nakalalim. Yung dry skin. Kuko, yung kuko. Tao kaya na, gabing-gabi nagpalinis. So, nagdinig na ang gabi, umiiyak siya ng gabi. May dabog eh. Ha, ganun. Sabi ko, ano nangyayari pala? Oh. Eh, nung una, nanonood lang siya. Nung bandang muli, siyempre, medyo naka-idlip ako. Iiyak. Pala, pinatawag pala niya. Si Lord. Si Nagtapedicure. Nagtapedicure pala. Susunod na mangyari ulit siya, Nana. Huwag mo nang palalimin. Dapat agapan. Oh, hindi, tsaka ano, ganito lang masasabi ko. Pati kay Hana. Ano ka, sana... Huwag kang masyadong magalit kay Flor. Kasi dahil sa ginawa niya, kahit na halimbawa nasaktan ka ni Flor dahil nilinisan ka ng kuko, huwag kang magagalit sa kanya, huwag kang magtatanim ng galit. Kasi hindi naman, dapat hindi dyan matapos sa inyo. Kasi unang-una, sumukin na natin sa kalinis ng kuko. Kaya, iba na yung pinagsamahan natin ni Flor. Iba na. Tagal na. Tagal na, pamilya na. Pamilya na. Pamilya na eh. Pero kinaya mo? Kinaya ko. At least kinaya mo. Kailangan kaya nil. Ano ba? Hindi, talaga. Kumbaga, naiwanan yun. Mas lalong masakit yun. Pero huwag kang mag-alala na. Babalik din yun eh. Kasi, pero may iba na tubo.